sa amin, sa amin. Do you know, I watch all your TV interviews, your radio interviews, and I am so glad that somebody has been defending Marcos Alamedo. Sobrang pasalamat sa aming Madam Imelda. Sorry, lalik yun na kato! Is proudly presented to Larry Gagon, our exact, for outstanding and outstanding efforts and contributions to this volunteer group in support of the successful presidential campaign of President Bongbong Marcos Jr. Signed, Ariel Vicini, the winner. Thank you, thank you. Thank you, sir. And of course, alam niyo naman, I am very proud, although I didn't make it, but I am very proud that I am part of the UP team. Considering that I am an incumbent senator, I am not a former senator, I am not even a barangay captain. And I am a totally private person. And I am not a champion in boxing. And I am not artista, artista in time. Pero BBM took me as one of the members of the UP. And kung hindi lang tayo nilaglag yung mga sector, panalo dapat tayo. And although we lost kami mga ang abogado ni BBM, si Harry Roque, Ibo Chidoro, and Larry Gadon, Larry Kitlat, kayo di ba na lahat. Eh, kami sana yung magiging bagyo doon sa Senate. But, although we lost, we are so happy that BBM won by a landslide avalanche. Yun ang talaga ang gusto natin. Ay, in fact, ang katotohanan yan, in 2016 and 2019, I ran for the Senate knowing that I won't make it. And independent candidate ako, hindi ako kilala. At wala akong partido, wala akong political support, wala akong network. I ran only for one purpose, so that I can appear on national media. And so that I can defend BBM, defend the Marcos family. Kasi nakinaloon, wala talaga open lead na nagsasalita in defense of particularly President Marcos and the Marcos family. So when I started appearing on TV, ayan, yung mga interview sa akin nila, yung mga dilawan, sila Karen Tavila, sila Christian Isbera, pinaparang talaga sila. Yan sila Luchi Cruz Valdez, no? Yan sila Edlina. Every time na interview nila, talagang pinaparang sila. Siguro, noon lang sila nakaranas, na parahin ng mga guests, no? So, after that, Karen Tavila, no, oo, lahat yung binabara ko yan. Eh, sigo ba naman sila, abogado pa sila, yung hamak na magbabasa lang na iskulo yung bubuli. So, yung kapalita, sobra na yung pagyurak nila sa pamilya ng Marcos. And do you know that I am not even known to the Marcos family. Hindi na ako kilala ni BBM. Nagkakilala lang kami ni BBM in 2017 when we had a dinner at veterans in during the detention of President Gloria Macapagal-Arroyo, because I was one of the lawyers of President Gloria Macapagal-Arroyo. So doon pa lang kami nagkakilala ni BBM. Not really that long. So, 2017, hindi pa kami talaga close noon.
And then, yun lang, napanood nyo na pala yung mga interviews ko. And si Madam Imelda Carcoa, kasi I was invited by Madam Imelda Marcos in her condo in Pacific Plaza. And then, they nag-21 kami, usap kami, ganyan. And then, she asked me to join her in merienda. So, nagpapangin niya sa kanyang dining room. And then, inutusan niya yung secretary niya na buhanin daw yung USB niya. So, meron yung USB na file si Madam Imelda. And then, sinaksak doon sa TV. Then, nag-appear lahat ng interviews ko. Lahat ng interviews ko. Sabi niya sa akin, do you know, I watched all your TV interviews, your radio interviews, and I am so glad that somebody has been defending Marcos, sabi niya doon. Sobrang pasalamat sa aking Madam Imelda. So, after that, doon ka na-realize na dapat nga palang lalo pang naging masigasi. So after that, lalo ang naging masigasi ng pag-depensa ng President Marcos, si Bongbong, si Madam Imelda. Until na talagang na naging close na lang sa pamilya. And then, doon nag-start na yung aming friendship. So ang ibang natataka, kala nila, Ilocano daw ako. Hindi. Bisaya ako. Ilocano ako. So, it's not because that I am Ilocano that I am defending the Marcos family. Kundi talaga lang naniniwala ako na dapat lang sila pagkagol. Because I grew up during that time of martial law and nasaksihan ko kung paano ginulong ito na si Joma, pag natutunggit sa Pilipinas si Joma, ako mismo pag-alaw sa akin eh. And so, hindi ko akalain na yung pagbumura ko dyan sa mga hindi pala naging tipit sa kasikatan ko. Nakita nyo naman, when I ran in 2019, wala akong partido, wala akong pera. Hanggang ngayon, wala akong pera. And wala rin naman akong network. But I got 4 million votes. Saka kumura ko lang sa mga akin yun, 4 million ako. So, in sometime in 2020, in 2019 after the elections, I was invited by Boss Edgar to join the Carambola team, and so doon na ako nasama. O, masyado na controversial din yung pag-join ko doon dahil hindi na lang ako mapigilan kung gusto ko magmura. Ang daming tawag na natatanggap si Boss Edgar, threatening to close the station, threatening to suspend the station, kung ano na ba. But ang gusto ko lang naman kay Boss Edgar, he stood by me. Yung gusto nila, tanggalin ako. Hindi ako tinanggal. Gusto nila, suspendin ako. Hindi ako suspendin. I love you, Boss Edgar. And of course, doon sa one of the reasons why I joined Carambola is because nandun si Atty. Tracy Cruz Angeles! Alam mo ba, number one fan ng aking ni Atty. Tracy Cruz Angeles ay ang aking misis, ayan si Ben. Kaya ang talagang nakikinig palagi na Carambola ay ang aking misis, no? Ang aking girlfriend. So, sabi ko, sige, I join Carambola. At saka, in-invite ako ni Boss Edgar noon ng dinner. Hindi ko naman alam kung anong sadya, no? So, dinner kami. Pinakain ako ng pinakain na masasarap, talaga. Tapos, nilasing ako ng liglasing. Tsaka niya sinabi sa akin na, pwede ka ba mag-join ng Carambola? Para makain ka itong video na eh. Galing, no? So, it was really an honor, a great honor and privilege for me to join Carambola. Thank you, Boss Edgar. And thank you, Atty. Trixie. Kasi, ang talagang timon
Ang talagang timon namin sa Carbona is no other than according to Jesus Christ. Napakalino, napakagaling, at saka cool na cool. Alam niyo ako, noong una, nag-aaral pa ako. Araw-araw niyo, babasa ako ng mga news, nag-aaral ako para makakatch up ako dun sa mga discussions nila. Eh, noong huli, nakita ko, si Atty. Tracy, aral-aral, ang ginagawa ko, sinasabayan ko na lang siya. Tapos, pagka nakakakita ako ng chance, mag-dilaw ko. Ganun yung istorya ko dun sa ano. And, I am really proud and it is a great honor and privilege for me to be joining the UNI team. And no other than Bongbong Marcos wanted me to be one of the senatorial candidates. And actually, ako yung first choice niya. Kasi as early as July, August, ganyan, eh, sinasabi nila yun. Ina-announce na nga yung Mike Defensor. Nauna pa mag-announce si Mike Defensor na ako ay kandidato yung PBM. But kasi, before the election, nag-uliikot na kami nila Mike Defensor sa Council. And then, so, yun ang nangyari. And I am very happy that despite the fact that I did not make it, pero, mas malaki boto ko kay Gordon at kay Giannis. Kay Gilima, you are all proud. Napulog lang natin yung mahalit na yan. Tatalo na ako. Victoria Dory, 2025, pabalik si Larry ka doon. Okay, everyone here, remember 2025, Senator Larry ka doon. And of course, we are now celebrating the victory of BBM and Sara. Pero more than that, we have to help them dahil sobrang laking problema ng ating bansa. Baon na baon tayo sa ilan, ang daming industriya na sarado, wala pa tayong face-to-face classes, and napakarami walang trabaho. Alam mo, sobrang laki ng problema natin. And we have to support BBM and Invisara. We have to explain to our friends and family na ganun talaga, we have to utay-utay, tabaho tayo. Hindi ito, we cannot create a miracle overnight, no? So, napakahirap talaga. So, mabuti na lamang si BBM ay napapaligiran na yun ng mga tao na talagang ang loyalty at saka yung kanilang desire to help BBM na dyan. Unang-unang na dyan, si Secretary Attorney Tracy Cruz Angeles. And we also all oh, sige, paan na naman. Maraming nandiyan ka noon. Request eh. Mamaya, papakintayin natin. So, siguro din yung nakatago. Kailangan mo pa rin ko. Ano ka pa rin ka rin ito? Ang bitawan mo. Mabuhay mo lang sa tamat. Mabuhay sa PBM! Mabuhay! Mabuhay si Kaisara! Mabuhay! Mabuhay ang mga Marcos supporters. Maraming maraming salamat. Thank you very much.